guys, magandang araw po sa inyo. Ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo paano gumawa ng improvised po na test light. Ang test light po ay pwede po natin magamit sa ating mga motor upang i-check po kung may karga pa po ang ating battery. O di kaya ay pwede po natin i-testing kung gumagana pa po ang continuity ng ating fuse para malaman kung ito'y pundi na o hindi pa. Pwede rin po natin siyang ipanghanap ng positive na linya, o di kaya ay negative na linya po ng ating wirings. Umpisahan po natin ano po ang dapat nating ihanda para makagawa po tayo ng test light. So, ito po, ang hawak ko po ngayon ay luma na po itong socket ng signal light. So, hindi naman po gagamitin na, kaya ito'y aking puputulin na. Ang pangalawa pong kailangan natin ay speaker wire. So, hinati ko na po ito. Bali, yung kalahati nito hindi na natin gagamitin. Siguraduhin po natin na sapat po ang haba ng wire na gagamitin natin. Siguro tama na po yung mga isang metro. Para kung sakaling kailangan po nating dumiretso yung kumonekta sa battery at sa bandang unahan po tayo ng motor gagawa ay aabot pa rin po ang ating wire. So pangatlo ay ito, electrical tape at peanut bulb. So bakit peanut bulb po ang ating gagamitin at hindi po itong automotive bulb? Dahil ito po, ang peanut bulb po ay wala po siyang polarity. So kahit alin po dyan, pwede pong negative, pwede pong positive, kahit baliktaran. Ito po kasi, may negative at may positive po. So hindi po siya pwedeng baliktarin. So ito na pong gagamitin natin. At ang pinaka last po na ating kailangan po para makabuo ng test light ay yung wire po ng kapitbahay. Ito po. Ginupit ko lang po ito sa wire na sa alambre po ng sampayan. Ayan, ginupit ko lang para po gamitin po natin doon sa kabilang terminal. So, ito na. Isa pa. Crocodile clamp. Ayan. Ito po ilalagay po natin doon sa dulo para ipang-ipit po natin sa terminal po din sa terminal ng battery o di kaya sa body ground. So, ang gagamitin po natin tools ay ito po, side cutting plier po, at ito, mechanical plier, ito pong long nose. Ayan. Yan po yung ating mga gagamitin para makabuo. So, umpisa na po natin. Una po, puputulin ko po itong linya na wire sa signal light. Dito po natin ilalagay ang alambre para po ito maging pantusok natin sa ito na po masisilbing pantusok ng test light. So, kailangan po natin balatan itong isang linya niya. Kailangan medyo maiksi lang po siya para masagad po yung alambre po doon sa loob. Mahalaga po itong yung isang linya niya. Alambre lang. Kundi kaya bakal na maliit. Para po ito pantusok sa mga coupler. Kasi maliliit po yung space doon. So, kailangan maliit din yung ipagsaksak natin para hindi na po tayo magtanggal-tanggal ng mga coupler. Malaman na po natin agad kung anong linya siya, positive ba o negative. May hinahanap po tayong linya na kakapitan po natin ng wire. So, mas mabilis po natin siya makita. Tapos, ito po ay tutulisan po natin ng konti. Para siguradong pasok po doon sa dulo. Ayusin na lang natin. I-estimate nyo lang po na kailangan na hindi gaano magkadikit yung wire natin na nandun sa may coupler. Sa akin. Ayan lang po.
itong wire na to, habaan nyo na lang po yung balat para maibol po ninyo ng maayos. Hindi naman po na kailangan ihinangin ito. Kasi pag ito, nalagyan natin ng electrical tape. At alambre naman po yan. Wala naman pong balot. Ay tuloy-tuloy naman pong dali ng kuryente yan. Guys, ito, ikakabit na po natin yung isang linya po ng wire. So, ganun din po, babalatan din natin itong isang linya sa kabila. Medyo habaan nyo po dahil may ituturo po ko sa inyo kung paano magdugtong ng wire. Na dapat po kasi dito na maayos po yung pagkakalagay para hindi po mag-loose yung connection niya. Dahil kadalasan po, ground po yung kakabitan na itong isang linya na ito. So, ang tawag po dito sa connection na to ay Western Union Splice. Ito yung gagamitin natin. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pihit po, ano? Tapos itong mga natitira, ito na lang yun siya. Para sigurado pong mahigpit po yung ating pagkakabit ng wire. At para siguradong hindi siya mag-loose. At kahit hindi na po hinangin, ay okay na yung connection niya. So, yan. Yan po yung connection natin. Western Union Splice. Yan. Babalutan din po natin ito, no? Para hindi siya, ano, hindi siya magdikit po sa kabila. Dahil pag nagkataon na nagkadikit po ang magkabilang linya habang nagtetesting po kayo, malamang, imbis na maayos po yung connection nyo ng kung ano may ikakabit ninyo, ay bibili pa po kayo ng fuse. Dahil masisira po yung fuse niya pag nagdikit po yung positive tsaka negative. Siguraduhin po ninyo na maayos pong inyong pagkakabalot para wala pong aksidente yung mangyari. So, pag nabalot na po itong isa, isasabay na natin yung kabila para matibay. Kahit hindi naman po ganun kakapal, okay lang yan. Importante ay hindi siya ganun gumagalaw. Ang nagpapatibay po kasi dyan, itong alambre, itong pantusok nito. So yung pinaka last, ito na. Yung crocodile clip na ikakabit po natin. So tatanggalin lang po natin ito. Hanapin natin yung may meron pong lalagyan po ng wire. Ayun, kung makikita po ninyo, ganda lang pong pagkabit yan.
Pero kung may makita po kayo na mas maliit na clam, eh mas maganda po, no? Dahil yun ay ito, gaya nito, hindi siya ganun kabagay sa wire na gagamitin natin kasi maliit po wire. Siguraduhin po natin mahigpit. Hindi po kasi obra yung maluwag gawa ng maglulus po yung ano niya. Imbis na matesting po natin ng ayos, eh yan, mahigpit na po yan. Imbis na matesting po natin ng maayos, hindi po natin makakuha yung tamang ganyan kasi naglulus po yung ating tester. Iipitin lang po natin ito. Tsaka po natin pabulutan ng electrical tape para hindi po mabilis masira. Meron na po tayong test light. Ang kulang na lang po dito ay bombilya. So dyan, ilalagay na lang din po natin. Ayan. So may test light na po tayo. Titestingin po natin kung gumana po yung test light na ginawa natin. Ayan. Meron po ako ditong battery. 12 volts po yan. Ayan. Medyo luma na nga lang. Pero gagana po yan. O isang terminal, ito po lagi po sa ground ilalagay. Tapos ito po sa capacity. Ayan. So may test light na po tayo. O kayo man, maggumawa na po kayo at mas maganda pong lagi kayo meron nito sa motor para nate-testing. Kung sakali po, kayo na pong bahala, gumawa na rin po kayo ng sarili nyo test light, no? At para may magamit po kayo pag emergency, kung sakasakali. Kagaya nyan, te-testingin nyo po ang fuse ninyo kung gumagana. Ito lang, yun yung fuse, may dalawa po siyang terminal. Dito natin malalaman kung gumagana. Kung gumagana po ang fuse. So, ganun din, kakabit lang po natin dito sa negative terminal ng battery ang light tester natin. Tapos, itong pantusok, itetestingin po natin. Ayan, ito yung fuse, itetestingin natin. Ayan, umiilaw. Ibig sabihin, okay linya na to. Dapat sa kabila, dahil fuse po siya, ang continuity po niya abot sa kabila. Titignan natin. Gumagana po siya. Ayan, gumagana. So, yun lang po. Ganyan lang po pag-check ng fuse. Sakali naman pong ito'y sira. Halimbawa, ito po ay sakali pong ito'y sira, ito po ay hindi gagana. Hindi ilaw ang ating light. So yun lang po sa ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakadagdag po ito sa inyong kaalaman at nabigyan po kayo ng panibagong idea. Next time po ulit at patuloy nyo po sanang sundan ang aking channel. Subscribe po ninyo at patuloy nyo pong i-share at i-like ang aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Salamat.